Ito na guys, yung river na umaagos doon sa harapan ng bahay. Ang lakas pa rin ng agos. Welcome back to our channel. So ngayong hapon nga guys, mga 4 o'clock ng hapon, lumabas na kami kasi wala nang tubig. Humupa na yung tubig dyan sa ano, sa kalsada. And then bumaba na rin yung tubig sa ilog. Pero malaki pa rin. Malaki pa rin yung tubig. Ang dami pa rin tubig. Ibig sabihin, nabawasan na yung sobrang daming tubig. So nagpunta kami sa downtown kanina. So ito mga nadaanan namin ito. So nandito yung town na lubog sa baha kagabi, kahanin ng umag. Ayan guys, na. Ang dami pa nga guys nagbibigyo. Madulas siya. Ayan pa, may tubig pa rito. Guys, ayun yung rabble rouser, ano? Oh. So, syempre, hindi kami pumasok ngayon kasi sobrang baha. Mataas to kaninang umaga. So, ngayon, medyo humupa yung baha. Ayan. Pero ang daming mga pulis. Ayan, ang dami pang ano. Ayan, oh. Bumaba lang ako guys ng konti, ano. So, hindi ako didiretso doon kasi madulas guys yung daanan niya. Madulas. Pero tingnan mo sila. Scooter pa sila. So, ito siya ngayon guys. 4 o'clock na ng hapon. Ano? 4 o'clock na ng hapon. So, ayan, nakabota sila. So, okay guys. Ito yung ano, downtown, pinaka downtown. Baha pa rin. So, ito naman guys, nandito to sa ano, malapit lang ito dito sa Montpelier, very. Tingnan niyo, bumaba na talaga yung tubig. Oh, look at this container van. Ay, tingnan niyo guys yung mga inaano. Look at this, there's some house there tore down. So, umabot talaga dito, in the river. Umabot talaga rito yung baha. Look, right there, there's some, maybe you like to pick up dito. So, sa next town nito, guys, berry naman ito, berry. Grabe, binaha din pala dito. Yung ano dito, mga mobile home park, oh. Ay, grabe, binaha sila. Sobrang lalim. Sobrang lalim. Grabe, oh. That's a storage room. Yes. Ay, grabe, ito, oh. Tala, ang taas pala ng baha. Hindi lang guys sa Montpelier, pati dito sa Berry. Kasi maraming ano, ilog-ilog dito. Ano? Ayan. Ayan na natin. Ayan guys, oh, matubig pa. Yeah. So matubig pa siya rito guys. Talagang inabot yung mga ano, mobile home park. Taas talaga. Tapos makikita mo yung kung gaano kataas yung tubig, oh, kanina. Kasi may mga bakas siya sa mga ano, bakod. Ayan o, putik pa siya. Grabe. Hindi ko alam kung before, mga 10 years before. Pero marami nagsabi na mas matindi raw yung pinsala ngayon kaysa yung dati na year 2011. Kasi nagbaha rin. Pero hindi ganito katindi. So, hindi nagbukas yung mga ano ngayon, business. Lalo na dun sa town. Dun sa trabaho ko, sarado. And guys, hindi tayo makakadiretso sa Berry kasi doon talaga sa Berry Town, Berry City, sobrang malala guys. Ayan, nagkaroon ng creek sa may bahay guys, oh. So yung ano talaga rito guys, hindi man siya wala man siyang hangin. Ang nangyari kasi kaya bumaha ng ganitong grabe kasi mahigit 24 hours guys yung ulan non-stop. Eh dito sa Vermont puro ilog, ilog in lake. So, over 24 hours yung ulan. So, naipon talaga yung mga tubig. Hindi naman siya buong Vermont, pero ano, yung talagang malalapit sa mga river, yun talaga yung sobrang affected. At saka mga nasira yung bahay. As in, talagang inanuhan ng ano, tubig. Talagang may mga nasirang bahay. Ayan, oh. Tingnan mo. May mga nabuwal na puno kasi nga yung baha, oh. Ayan, oh. Nabuwal yung mga puno. Dahil nga sa lumambot yung ano, ayun pa, oh. Lumambot yung lupa guys, parang nag ano, collapse yung lupa kaya nabuwal ang mga puno. O, baha rin dito.
Dito to guys sa berry, dinaanan natin kanina. Ayan. See, this all backed up when that, yung panera. Putik, putik. When that water hit the bridge, it all flooded back. Lucky ah, yung panera like at Pizza Hut hindi was, binaha kasi medyo mataas. Right. Ayan yung mga car, oh. Car dealer. Hindi naman siguro inabot yung mga makina ng sasakyan. Kasi sa likuran yan guys is ano? He flooded in the garage. River nga sa likuran. Ayan oh. Ay! Oh, barbecue for sale. Yay! Ayun, nagpunta na tayo doon. Ayan guys, ang tubig pa. Oh. Ayan dito guys, makikita kung gaano kataas yung tubig kaninang umaga rito. Ayan. Oh. Ayan. Kita yung tubig. Oh, may tubig pa nga eh. Ayan yung bakas. Ay, nasira. Stuff was pushed up that high. Ayan. Yan, ganyan kataas. Oh, kasi tingnan nyo yung ano, bakas. Ang taas talagang baha rito. Ang taas pala ng baha rito kanina. Kasi, hindi pa talaga siya na-drain. Sa likod kasi nyan, ano, ilog. River. Ay, ganyan o. Oh. Ayan, ganyan siya kataas yung tubig. Kung tumuloy-tuloy yung ulan, umabot dito sa kalsada. Buti na lang nag-stop na at maaraw na siya ngayon. Ayan, it's over there. May tubig pa. So yun na nga guys. Ayun. Nasa tubig talaga siya. Oh. Diba? Grabe talaga yung baha. Kasi naganda. Buwalang mga puno. Kasi lumambot yung lupa. Hindi ko alam kung residential yan or what. Kasi ayun, nasa tubig siya. Na nga yung Winoski River, guys. Grabe, oh. Ang lakas pa rin ng agos. Ay, grabe. Nakakatakot. Ay, ang lakas pa rin ng agos. Oh, may mga puno. Oh, my God. Ay, grabe. Nakakatakot. Nakakaluna. May mga puno pa. Nakaharang, nakabalandra ang mga nabuwal na puno. Ayan, ito yung dam. Ito na guys, yung river na umaagos doon sa harapan ng bahay. Ang lakas pa rin ng agos. Nakakatakot pala. Grabe ang Mother Nature pag nagali talaga. Oh. Grabe. Ayan oh, kahit saan na lang bumuhos yung mga tubig sa sobrang ano ng ulan. Ayan oh. Ay, grabe guys. Grabe pa rin ang ano, agos ng tubig. Sobra pala, nakakatakot pala talaga. Hmm? Grabe, parang umaalon. Katakot talaga ang ilog. Oh. Diyos ko, muntik na. Umabot dyan, oh. May bakas siya, guys. Oh. Umabot dyan. Nilagpasan niya yung puno na yan, oh. Ay, ay, ay. Ang lakas talaga ng baha. Mga car dealer dito. Pa rin yung tubig ngayon. Dog River Field, Montpelier Recreation Department. Ayan. Hindi pa rin nag-drain. Mataas pa kasi yung ano, tubig, baha hanggang ngayon. Pero ano, nag ano na siya, kahit paano bumaba siya. We're taking a picture of the geese. Yes. Pero dati walang tubig dito guys kasi ano to eh. Dito naglalaro ng mga football yung mga bata. Pero tingnan nyo ngayon oh, puro tubig. Kasi oh, may mga upuan nga, may mga bench. Yes. Ang daming geese guys. Oh, geese. Ang cute nila. Ah, the geese! Naliligo sila. Ah. Yung
love the flood. Cutie. There's no mailboxes here. Over there, the mailbox. Oh. Yeah, maybe you're right, but I doubt it. Yes, I do. Isa ito sa mga tinignan naming ano, mobile home dito. Ayan, oh. Flat zone pala ito. Yeah. So ito guys, yan. Itong bahay na to, eksakto, yung tinignan namin. So hindi ko siya nagustuhan, kaya hindi namin to kinuha eh. Tingnan nyo, may ano, binabaha pala rito. Buti na lang hindi namin to nakuha guys. So yan yung bahay na yan. My God, flat zone pala tong mobile home ano park na to. Si ay binabaha siya. Grabe. Yeah, I'm sorry, you're right. Bumaha. They have mailboxes on every road like that. So baha siya rito. Ito naman ay Doug River dito. Right, Doug River. That's what I saw. The river's right there. So kasi yung ano ilog, dyan banda guys, yung ilog. Kaya tingnan nyo, oh. Nag-ikot na tuloy kami na nag-ikot dito guys. See, that's why the river is right there. Yeah. We just came across. The river's right there. And it came right. Kasi nga guys, marami talagang river dito. Around ano Vermont, lalo na sa may area namin. Harap na harap talaga namin yung ano. Came out of his bank right there. Winoski River. Ayan, oh. A lot of grass is down. Look at this log up here. Ayan, grabe. There's ang tubig. Umabot pala rito sa kalsada. Ayan, oh. Ang taas. Oh, grabe, ang baha. Nakarating na kami rito, guys. Sa Doug River. Berlin turns, pa rin ito guys. It turns under here. Kaya nakarating siya rito sa kalsada. So itong part na to guys, dito sa gas station. Ito yung kaninang umaga na baha siya na walang nakakadaan na sasakyan. So malapit ito sa town. Talagang binabaha itong lugar na to guys kasi nga malapit siya sa ilog. Historic itong wall na to guys kasi nandito yung tanda na nangyaring baha noong 1927. Ayan, nakalatanda sa wall. So, bali, over 6 foot siya.